Good noon mga kalogis. So ito naman, pupunta naman tayo sa kabilang farm. Dadala naman tayo ng grass cutter, gasolina, tanse, ulam, at konting budget para sa pagkain ng ating tao doon. So yun, tayo natin, maya nandun na tayo. So yan, tingnan nyo ang oras, 1:35. Guro, 5 minutes. O before 10 minutes siguro nandun na, lang, na tayo. So ito yung dinidevelop ni Ayala. Ayan o. Madami nang nabili ng lupa dito si Ayala. Ayan o. Ang labas nito, Nubali Santa Rosa na. Kaya magiging mas madali na andaan dito papunta sa Laguerta. Kaya ang lupa dito nagmahal na. Nung dumating ako dito, 300 per square meter lang. Ngayon alam niyo kung magkano? 3,000 pababa. Depende sa location kung loob or tabi ng tabing karsada. So ayan, kapitbahay na namin ang Nubali. Pero 20 years ago, talagang itong lugar na to eh talagang bukid. Last 20 years, pag dumaan ako dito, dala ko yung Celeste ko na first owner na Celeste. Iba dating kasi nung araw kukunti pa talaga yung nagdadaan dito. Hindi tulad sa panahon ngayon, 2022 na. So nung dumating ako dito, 2001. Ngayon, simentado na. Inabot ko pa to, karsadang to. Eh, yung kalahati, rough road, yung kalahati, simentado, putol-putol. Tulad niya na yan, tulad niya na barangay na yan. Yan ang bagong barangay, walang barangay Laguerta. Hindi ko naman alam na more than 20 years na pala ako nagmamanok dito. Ganon talaga pag ang trabaho mo ay nag-e-enjoy ka. Hindi mo malaman or hindi mo napuna, lumipas na pala ang more than 20 years dahil sa pagmamanok mo. Dahil gusto mo yung ginagawa mo. Mahirap kasing maghanap buhay or mag-work pag hindi mo gusto yung klase ng trabaho mo or hanap buhay mo. Yung tipong parang 20 minutes, parang hindi mo kayang antayin. Samantalang sa sabong, minsan last fight ka, naaantay mo. Gabi na, intay ka pa rin. Samantalang yung mag-iintay ka ng kausap mo, o yung kadil mo, o kausap mo na ibang tao, may lakad kayo, parang yung 10 minutes na late, 20 minutes, hindi mo maintay. Kasi nga, pag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo namamalayan ang oras. Kasi nga, nag-e-enjoy ka. Kaya dapat, piliin nyo talaga yung gusto nyong work sa mga baguhan. Bago kayo pumunta sa breeding or sa pagmamanok, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung ito na ba, dito na ba ako tatanda, ito na ba gusto kong profesyon. Kasi yung pagde-decide ko sa pagmamanok talagang medyo mahirap eh. Isipin mo pagmamanok compare sa pagpunta sa Canada, diba? Kasi nga, nung paalis na ako, meron na akong buyer. Umi-score naman ako. Madami na akong kilalang buyer na hindi naman related sa pamilya ko. Kasi nung una, ang bumibili lang sa akin,
mga family related, kumpare, kaibigan ng pamilya, kumpare ng kumpare, ganoon, mga nirekomenda ng mga tito. Yun, nung una ganoon lang yung buyer ko. Pero from the beginning, kilala na yung manok namin. Kasi nga yung uncle ko na nagka-Canada, nag-uwi siya ng manok, itlog from US. Tsaka yung father ko. So yun, nung dumating ako dito, may lupa. Yan, ang gaganda ng lupa kasi dito eh. Ngayon, mga subdivision na. Nung dumating ako dito, may lupa si father-in-law. Nag-decide akong magmanok ulit. Nagpaalam ako. Pinayagan naman ako. So, nung dumating na yung point na pinapupunta nga ako sa Canada, may buyer na ako. Nag-isip ako, kaya ko na ba? Kaya ko bang mabuhay sa manok lang? O kasama pa rin yung pagbabayin sila ng kotse at yung iba ko pang racket? Sabi ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, manok din ang babalikan ko, ba't aalis pa ako? Ang tanong, kaya ko ba na makasurvive sa pagmamanok lamang? Yun, doon na pumasok na kailangan magsikap ako. Kailangan pagigihin ko yung pagpapalahi ko. Kailangan kasama na yung pamumuhunan. Hindi ka naman magkakamanok ng maganda kung nagtitipid ka rin sa breeding materials na tinatawag. Kaya ako, namuhunan din po tayo. Lahat ho ng breeder na medyo kilala or sikat or sumisikat at mga nag-uumpisa pa lang na medyo inspiring breeder, eh lahat po yan ay nangangapital, namumuhunan para sa pagmamanok. Hindi ho kasi barya-barya ang puhunan sa pagmamanok. Kaya dapat you need to think twice or thrice. Mahirap mag-decide kung talagang manok. Napakagastos po. Bukod dun eh, years or taon ang inyong gugugulin para makuha nyo yung tamang blend na gusto nyo. Makilala nyo yung bloodline, yung lahi na ipinapalahi nyo. Dapat maging meticuloso kayo sa breeding. Hindi baling mabenta yung battle cross na super, basta kaya nyong ulitin. Kaya yung iba sabi sa akin, Sir Randy, bakit yung mga super mo binebenta mo, bakit hindi? Hindi lang naman dapat yung farm owner ang nananalo, dapat yung buyer. Pag farm owner lang ang nananalo, hindi dadami ang buyer mo. Kaya dapat yung breeding mo napakahigpit, hindi dapat ikaw nagkakamali. Tsaka makapagpalabas ka man ng super na super or yung pumapatay sa mga super na super, dapat kaya mong ulitin. Alam mo yung pinagmulan, alam mo yung istorya ng lahi. Kaya for gusto mo sa breeding, kung gusto mo sa breeding, kailangan may ulo din ang dapat breeder or pinag-aaralan mo lahat. Hindi mo yan makukuha sa isang upuan. So yun, napakwento na naman ako sa inyo. Andito na tayo sa Palo Alto. Next barangay, yun ang manukan ko na. Yung isa kong farm na hindi naman po sarili kong lupa yon. Ako po ay pinayagan lang ng may-ari at pinagtiwalaan. Ayun. So mamaya, magdadrive muna ako at update ko kayo pagdating ko doon sa farm, okay? So okay, dito tayo guys. Ay, sasakyan ko.
Malayo ang parada ko, may sabong eh. Shout out Marimar! Ayun na oh. Ayan, Pahado Sports Complex oh. Meron pa? Hindi ko pa naipasok ang sasakyan ko. Maluwag naman pala. Shout out Ogi Boundary ba? Ha? O yan, naglalabas na mga panalo. Noy. Papa. Putang ang dulas ah. Ayan. Ano, may laban ba? Sige lalaban? Ha? Sa bilyar? Ayun, may nag-uulutan pa. Shout out sa magtatari, oh. Pare! Shout out! Punta mo na ako din eh. Ah, si Boss Randy. Oo. Oh. Ayan. Punta mo na ako din eh. Oh, ayan. Ang haba ng damo. Asa ka? Romy! Naka po. Wow! Ang haba. Dapat pala 1,000 na binili kong lang niya haba. May! Kawala ata si Ro. Nakaw. Hindi parang nasasalansan natin. Romy! Nakaw. Eh wala. Naku po. Nasaan ang tao dito? Boston Black oh. Walang yan, nasa sabungan ng tao. Naku po.
Sino press? Ako yung punte eh. Wala. Munta ako lang, hindi ko tinatawagin eh. Iniiwan ang palaring manukan. Nakaw. Patay tayo. Mananakawan. Tingnan natin kung ilang oras mawawala. Wala rin. Ayun lang. Nang pumunta ako dito, hindi ko siya tinawagan na pupunta ako. Ay sigurado nasa sabungan. Yan ang mga surprise visit sa ating tauhan. Dapat ganyan. Di alam mo. Yung white gold ko, oh, one time winner. Bernita ko yan. Boston Black Broodcock. Hindi natin ite-text. Tingnan natin kung ilang oras iniiwanan tong ating farm. Kaya pala. Ito, oh, halos tapos na. Pwede ko na ulit salang. Ito yung gray kong abuhin. Hindi, walang tao. Ito, mga bagong harvest. Na early harvest. Eh, wala. Hindi kasi ako tumawag kasi nga nagbablog ako. Pagdating ko dito, inaasahan ko lang dito, wala pala. So yun. Ganon guys. Ay nako. So yan. Asahan ko na sa loob siya ng manukan, wala naman pala. Yun. Buhay. Buhay ng magmamanok. Ay, ang ganda na ng gray na to. Oh. Local. Yun, no? Oh. Ang ganda pala ng gray na to. Napitan natin. Yan. Straight kumpa. Ito, straight comb din, no? Aray, ang kate. Paano, makapagpaalam na. Ihintayin ko lang si Rome. So, yan guys, nandito na tayo sa aking manukan. Ang sukat nito ay almost 2 hectares kasama yung sabungan. Kasama sa 2 hektarya ito. Oh, yan guys. Mahaba na yung mga damo eh, oh. Mahaba na talaga. Kailan lang yan namin pinabasa nila, Mark? Paano guys? Para sa Randy Hebron TV, thank you. Sa mga nag-subscribe at magsasubscribe pa, maraming salamat po. Thank you po.